Nasaksihan nga natin sa huling kabanata ang pag-transform ni Piggy Maru at mas lalo nga itong lumakas pa. Ipinakita din ang simula ng bakbakan sa pagitan ng Eastern Counter Invasion laban sa mga halimaw. At dito na nga magsisimula ang chapter natin for today. Nagsimula nga ang chapter na ito sa pag-uusap ng dalawang magkapatid habang nasa loob sila ng karwahe. Tanong nga ni Itsuki na ano daw ba ang binabasa ni Hijiri. Sagot naman ito na may mga binabasa daw siya ng mga liham na papunta sana sa goddess, ngunit inililipat nga niya papunta mismo sa kanya. Sagot naman ni Itsuki na hindi niya daw alam na ginagawa daw pala ito ng kanyang ate Hijiri. Wika nga ni Hijiri na ang mga liham daw ay nagmula sa report ni Urza na may mga kababalaghan daw na nangyayari sa ilalim ng underground graveyard. Tanong naman ni Itsuki na bakit naman daw binabasa ni Hijiri ang mga ganitong klaseng report. Tugon nga ni Hijiri na ang totoong pangalan daw ng underground graveyard ay tinatawag na abandoned ruins. Tanong nga ni Itsuki na doon daw ba itinapon si Taoka. Dagdag nga ni Hijiri na may nabasa din daw siya sa report na may mga bakas daw sa abandoned ruins na tila may nakatakas dito. Ngunit hindi daw sila sigurado na may magagawang makasurvive sa abandoned ruins base sa mga impormasyon na kanilang nasagap. Ngunit ganun paman, kung ipagkocombine niya daw ang lahat ng impormasyon at sa nangyayari sa kasalukuyan, posibleng buhay pa nga daw ito. Posibleng buhay pa nga daw ang kanilang dating kaklase na si Memory Taoka. Agad nang lumipat ang eksena sa kaganapan sa digmaan. Tinitignan daw ito ni Prinsesa Katleya bilang oportunidad na ma-restore ang Holy Nia Kingdom. Sigaw pa nga ng prinsesa na kapag nagpasakop daw sila sa mga demonyo ay katapusan na daw ng mundo. Mamamatay lang daw ba silang nananahimik lamang or mamatay ng ipinaglalaban ang sariling bansa? At kung sino man daw ang tagasunod sa kanyang layunin at hangarin ay sumunod daw sa prinsesa. Matapos na nito ay lumipat nga ang eksena sa mga alaala ni Seras at ng dati nitong prinsesa na si Katleya Stramius. Wika nga ng prinsesa kay Seras bago ito umalis na sapat na daw ang mga memories at mga oras na naging magkasama sila ni Seras sa tanang buhay niya. Kaya naman nagpapaalam na nga siya para kay Seras. At ngayon ay iniisip nga ni Seras na hindi man lang daw siya nakapagpaalam ng maayos sa prinsesa. At kung nakikita daw ito ng prinsesa na isang oportunidad upang ma-restore ang Nia Kingdom, ay nais daw niyang makatulong sa prinsesa. Ngunit ganun paman, siya daw ang Vice Commander ng Fly King Squadron, kaya hindi daw niya matutulungan sina prinsesa. Kaya naman, nananalangin na lang daw siya na sana ay maging ligtas ang Nia Kingdom at ang prinsesa. Napansin nga ni Taoka na tila natataranta nga si Seras. Kaya naman wika nga nito na concern lang daw siya para kay Seras. Sagot nga ni Seras na kahit na ano pa man daw ang maging resulta ng digmaan, ay may tiwala pa din siya na magagawang ibalik ni Prinsesa Katleya ang Nia Kingdom sa kanyang mga kamay. Dagdag pa nga ni Seras, nakakampi na daw siya ngayon ni Taoka at dati na siyang namatay. At tanging si Taoka lang daw ang nagmamayari ng kanyang kapangyarihan. Agad nang lumapit si Taoka at tanong nga nito, na kung totoo man daw ito, ay bakit umiiyak pa daw ngayon si Seras? Pasensya na daw dahil hindi lang daw si Seras ang marunong makakita ng mga kasinungalingan. Nakikiusap nga si Taoka na kahit sa ngayong pagkakataon lang daw, sana ay magsalita naman si Seras para sa sarili nito. At alam pa nga daw ni Taoka na gustong gusto tumulong ni Seras sa dati nitong prinsesa. Nagpapasalamat naman daw si Taoka dahil aware daw si Seras na magkakampi nga sila ni Taoka. At magagawa nitong mahigitan ang nararamdaman nito para lamang makapag-serve sa kanya. Ngunit napakalaking pagkakamali daw kapag binaliwala na nito ang sarili niyang nararamdaman. Sagot naman ni Seras na nakapagpaalam na nga daw sila ng prinsesa ng maayos. Tanong naman ng ating bida na kung nakapagpaalam daw ito ng maayos, ay hindi daw dapat ganito ang mukha ngayon ni Seras. Bigla ngang napatingin si Seras sa mga mata ni Taoka na tila naiintindihan nga nito ang nararamdaman ni Seras. Wika nga ni Taoka na tinanong daw niya si Erica about sa sitwasyon ngayon ni na Prinsesa Katleya. At sagot niya daw ni Erica na hindi pa daw nagsisimula ang digmaan sa lokasyon ng prinsesa. Kumpara daw sa Eastern at Western, medyo matatagalan pa daw ang simula ng laban sa bandang Southern. Bukod pa nga daw dito, ay madami din daw ang nag-participate sa digmaan. Kaya naman pwede daw silang makalusot sa army bilang mga mercenaryo. Hindi nga makapagsalita si Seras at tila namamangha pa din ito kay Taoka.
Tanong nga ni Tauka na nais daw bang tumulong ni Seras at humingi ng maayos na pagpapaalam sa prinsesa. Naalala nga ni Seras ang prinsesa at wika nga nito. Natama nga daw ang mga sinabi ni Tauka. Kaya naman after nito ay inabot ni Tauka ang kanyang mga kamay at wika nga nito na kung ganun naman daw pala ay kailangan na daw nila maghanda sa papalapit na digmaan. After na nito ay wika nga ni Tauka na kung eksakto nga daw ang mga nangyayari base sa kanyang nakikita. Ay posibleng gagamitin niya din daw ang oportunidad na ito upang wasakin ang mga target niya. Matapos na nito ay iminungkahi nga ni Tauka kay Erica ang kanilang plano. Wika nga ni Erica na wala daw siyang karapatan na pigilan si Tauka. Ngunit nababaliw na daw ba ang mga ito? Tanong nga ni Tauka na kapag Northern Park daw ba ng Golden-Eyed Monster ang tinahak nila, ay makakasali daw ba sila sa Southern Army? Sagot nga ni Erica na considering daw sa speed ng Nea Army at ang distansya nito sa Sinad, ay posibleng makaabot daw sila sa Northern Monster area. Ngunit ganun paman, naninirahan daw doon ang Golden-Eyed Monster. Sagot nga ni Tauka na as long as hindi daw nagbabago ang isip ni Seras, ay hindi daw magbabago ang kanilang plano. At kung mga halimaw man daw ang magiging kaharap nila, ay papatayin na lang daw niya ang mga ito. Sagot nga ni Erica na wala na daw siyang magagawa. Gumawa nga daw ng mapa si Erica base sa kanyang mga alagad. Pwede daw gamitin ito ni Tauka upang mas mapabilis ang paglalakbay ng ating mga bida. Tanong naman ni Seras na may kontrata daw ba si Erica sa spirit na namamalagi dito. After na nito ay pumunta nga sila sa underground ng kanilang tahanan. At dito ay may ipinakita nga si Erica na isang karwahe sa ating mga bida para gamitin na ito. Wika nga ni Erica na ito daw ang magic chariot. Ginamit niya nga daw ito upang makapunta sa tahanan niya ngayon. May sariling magic daw ito na awareness blocking. Akala daw ni Erica na magagamit niya ulit ang magic chariot kapag nag-expire na daw ang kanyang kontrata sa spirit. Tanong naman ni Tauka na bakit daw umabot sa ganito ang pagmamalasakit ni Erica sa kanila. Tugon na nito na sana ay hindi na lang daw niya sinabi ang patungkol sa prinsesa ng Holy Nia Kingdom. Masaya na daw si Seras na naglalakbay kasama si Tauka, kaya akala daw ni Erica na naka-move on na si Seras sa nakaraan. Kaya naman tanong nga ni Tauka na guilty daw ba si Erica dahil sinabi nito ang kalagayan ng prinsesa kay Seras. Sagot na nito na parang ganun na nga daw. After na nito ay may inilabas na si Erica na kumpletong set ng equipment at ibinigay nga ito kay Tauka. Wika nga ni Erica na gamitin daw ito ng ating bida para magmukha daw itong mas malakas. Gawa daw ito sa Black Lion Spider Silk, matibay daw ito at fireproof. Sinubukan na itong suotin ni Tauka at wika nga nito na hindi na daw masama. Handmade armor mula kay Erica Anarville. Matapos na ng lahat ay nagsimula na ngang maglakbay ang ating mga bida. Sumama nga si Eve Speed kina Tauka, kaya naman tanong nga ni Tauka na kung sigurado daw ba si Eve Speed sa naging desisyon nito. Sagot nga ni Eve Speed na ito daw ang paraan niya upang masuklian ang lahat ng nagawa ni Tauka para sa kanila. Bukod pa nga daw dito ay malaki din daw ang utang na loob nila para kay Seras. Humingi niya ng tawad si Seras kay Eve Speed dahil nadamay pa daw ito sa kanilang problema. Dagdag nga ni Tauka na inalala din daw nila ang mararamdaman ni Liz dahil sumama nga sa kanila si Eve Speed. Tugon naman nito na napag-usapan na daw nila ni Liz ang patungkol dito. Ano pa daw ba ang magagawa nila kung sakaling humingi pa ng tulong sa kanila, sina Seras at Tauka? Ngayong tatlo na nga sila ng ating mga bida, magagawa kaya nilang makasali sa kampo ng Southern Counter-Invasion Army? Magagawa kaya nilang tulungan ang grupo ng prinsesa at maprotektahan ito laban sa mga halimaw? At magkikita na kaya sina Tauka at ang Goddess since nasa Southern Counter-Invasion ngayon sina Vices? Yan ang dapat na abangan natin sa susunod na kabanata.